marami pa kayong malaman since we met yesterday. Okay, so before we start, please stand. Let us pray. So, President of the class, please lead the prayer. Let us pray. Lord, thank you for this day. Thank you for this day. Amen. Amen. Okay, so good morning, class. Good morning, teacher. Okay, so everyone remain standing. So we will do some energizers. So first, move your head to the left. Yeah. The left. Then to the right. Then shake your hands. And march. 1, 2, 3, 4, 5. Again. Then to the right. Then shake your hands. Then march. Okay, so you can sit now. Okay, pwede na kayo. So now, attendance checker, please check the attendance. Walang absent. Okay, so very good. Walang absent. Ngayon, so lahat present. Okay, now, Vice President, please tell us what rules do we have in this classroom. Class rules. Number one. Listen carefully to the one who's speaking. Number two. Participate in class discussion and participation. Number three. Communicate for your classmates in In respect. Number four, be generous. Be generous at all times. Okay, very good. So, palakpakan naman natin si Vice President. So, now, Miss Secretary, please stand. Can you recall what our last topic about? Tungkol sa Baguio. So, what some conditions? What are some conditions that typhoon brings? So, ano ba yung mga dala ng Baguio? Nakasira siya ng puno, mahal. What else? Ano pa? Ano pa yung mga dalang dulot ng bagyo? Mahal, pagdulo. Yeah, very good. Okay, so para natin. So before we start our lesson, let us have first the activity. So ito yung activity natin na pusa na, no? So, hindi pala yan. Yan, mamaya pa yan. Okay, so, ang ating activity ngayon ay I will flash some scenario na huhulaan ninyo siya kung ano nga bang signal. Okay, so mag-flash ako ito ng bagyo at huhulaan niyo siya kung signal number 1 or signal number 2, signal number 3 or signal number 4. So kung sasagot kayo, taas lang kayo na kamay. At kapag kayo ay sasagot, meron ako rito ibibigay sa inyo? Diba? Prize! Okay, prize. So, na? So ready na ba kayo? Ready na ba talaga kayo? Yes, ma'am! Okay, so ito ang scenario number 1. So, huhulaan niyo siya, ha? Yan, tingnan ninyo ang mabuti. Okay, so wala pa akong sinasabi. So, anong typhoon signal number yon? Taas ang kamay. Jealous. Signal number one pa talaga? Opo. Sure na? Oh, very good. Tama. Palakpakan naman natin si Angelos. Yan. So, huwag kayong mag-alala. Meron pang next scenario. So, ready na ba kayo sa pangalawang scenario? Opo. Okay. So, ito yung next scenario. Yan. Tingnan nyo muna na mabuti, ha? Bago kayo magtaas ng kamay. Okay. Okay. So, wala pang sinasabi, ha? Ano ang signal number ito? Okay, si Ming. Number 2. Signal number? 2. Signal number 2 ba? Talaga? Sure na yan. Okay, very good. Signal number 2. Mas malakas siya sa signal number? 1. Okay, the next one. Last scenario. Ay, wala na pala. Ito. Pares ba kanina? Ito. Ah, ito.
Tingnan nyo muna lang mabuti ha, baka signal number 3 ba yan or signal number 4? No. Okay. Anong signal? Okay, Lemuel. Signal number 3. Kayo ka. Signal number 3. Sure na. Signal number 3? Okay, very good. Ito ay signal number 3. Okay, so very good. Baka ka naman natin ang bawat isa. Ayan, nangyari nyo naman. Okay, so now let's now proceed to our next activity. So, ito yung nabuksan na kanina kasi ang hangin. Ayan, parang may pag-ibig. Ayan. So, ito yung direction. Okay, so nakikinig po ba ang lahat? Okay, so ito yung direction. So, basa, one, two, three, go! By the missing letters and the words given. So, ito yung mga letters na ilalagay nyo dito. So, hanapin nyo yung mga kulang na letters at ilalagay nyo dito. Gets nyo na ba? Opo! Gets nyo na? Opo. Okay, sige, tumayo na ang lahat at pumunta na dito. Basahin niyo muna kung ano yung mga kulang dyan. Lana? Okay, ngayon. Kulang kasi. Kulang yung iba. So, basahin natin. Number one? Typhoon. Typhoon. Number two? Weather. Weather. Weather yan, ha? H dapat dito, malito. So, may kulang. Okay lang yan. So, number two ay? Weather. Number three, basahin nyo. Signal. Signal. At number four, ano to sa tingin nyo? Storm. No, dapat T and M. Ito yung iba kulang. At ito ay wind. Wind ito ha? So at least, alam nyo na at nabasa niyo. So, can you now read the words? Nababasa niyo na ba? Opo. Okay, di ba? Binasa natin. So, these words are connected to the lesson that we will discuss. So, yung mga words na ito ay connected sa ating i-discuss ngayon. So, gets nyo ba? Okay. So, now, sisimulan na natin ang pag-discuss ng ating lesson. So, basahin natin lahat. 1, 2, 3, go! Warning, typhoon signals. Okay. So, tatalakayin natin ngayon is about sa forewarning typhoon signals. So, class, do you know, alam nyo ba kung ilang typhoon signals meron dito sa Pilipinas? Opo. Ilan, Angelos? Apat. Okay, very good. So, here in the Philippines, we have 4 typhoon signals. So, ito yung mga i-discuss ko ngayon at kayo ay makinig. At pagkatapos nito ang ating i-discuss, ay meron akong mga itatanong at dapat ninyong masagutan. Okay ba? Okay, so ready na ba kayo? Opo. Okay, so number 1 ay signal number 1. Signal number 1. May signal number 1.
Discontinuous. Discontinuous. Rain. Maybe. Expected. Maybe it comes to rain strike. Ano pa? There may be. There may only. Maybe very light or no damage sustained in areas where in signal number 1. Okay na. Diyan na lang. Ako lang mababasa. So, however, there may be small trees or banana plants that may be broken or uprooted. Ano yung banana plants? Sagi. Okay. So, meron daw mga puno ng saging na matutumba. Then, for precautionary measures, disaster preparedness units are activated to alert status. So, titingnan natin dito sa electric fan kung gaano ba kalakas yung hangin kapag signal number... Signal number 1. So, i-example lang natin dito sa electric fan. Okay. Yan. Ano, malakas or mahina? Mahina. Medyo? Mahina. So, example natin kapag may bagyo na signal number 1, ganito kalakas yung hangin. Hindi pa masyadong malakas. Okay, yan yung signal number 1. So, sa signal number 1, sabi rito na... may mga puno na, katulad ng puno ng saging na mga matutumba kapag signal number 1. At ang ulan ay hindi pa masyadong malakas. Kasi signal number ano pala? 1. Signal number 1. So may mga puno rin, may mga halaman na masisira, na pwedeng masira kapag may signal number 1 na bagyo. So hindi pa masyado siyang malakas kasi signal number 1 pa lamang. Okay ba? Gets niyo na ba yung signal number 1? Okay. So, ngayon naman ay pupunta tayo sa signal number? 2. Ano to? Signal number? 2. Okay. Signal number? 2. Sana hindi na mabuhi. Hindi na mabuhi. Okay. Sino gusto magbasa? Raise your hands. Basahin. Angelos, basahin mo. Ay, nasin. Ah, sige. Ayaw mo nahihiya ka. Ikaw, Mili. Sige, ikaw, Mili. PPH, maybe, maybe expected in the left 24 hours that impact of the wind might result to be less south as coconut trees, coconut leaf, to be uprooted, uprooted banana plants to be down, rice, and ferns are allowed or also, affected. Okay. So, sabi rito, sa signal number 2, merong mga puno ng coconut, Angelos, merong mga puno ng coconut ang matutumba. Ano yung coconut sa atin? Lube. Lube, di ba? So, imagine ninyo na merong mga puno ng coconut ang matutumba sa signal number 2. Alam niyo ba yung mga palay? Di ba? So, meron din mga palay na matutumba or masisira dala ng signal number 2 na hangin at ulan pag bagyo. Siyempre kapag medyo malakas yung hangin ng signal number 2, marami talagang masisira. So, a large number of nipa and wooden houses may also be unrooted and galvanized iron roofings may be peeled off. So, maraming mga bahay na gawa sa bahay kubo ang masisira. Sino rito yung may mga bahay na bahay kubo? Meron. Di ba kapag may bagyo, nasisira ba siya o hindi? Sira. Nasisira. Dahil lang sa lakas ng hangin. So, kapag tinignan natin dito sa electric fan, kapag ginawa natin example itong electric fan, tinignan natin kung gaano kalakas yung hangin meron ang signal number 2. Yan. Tingnan natin ha. Malakas ba o hindi? Malakas. Medyo? Malakas. Malakas siya, hindi parehas ng signal number 1. Kasi yung signal number 1 medyo mahina pala. Pero yung signal number 2 may kalakasan na. So sa tingin nyo kaya, kapag merong bagyo na malakas ang hangin, maraming masisira o hindi? Maraming. Maraming nasisira. Maraming matutumbang puno. Okay. Kadalasan na natutumbang puno ay yung puno na? Saging, di ba? Puno ng saging. Kasi yung puno ng saging, hindi siya masyadong
kaya maraming nasisira at marami natutumba. And sabi rito, the sea coastal waters are dangerous to small sea craft. So yung mga barkong maliliit, sila nakita rin yung mga ano, ng mga barkong maliliit. Yan, di ba nakakita na kayo ng mga barkong maliliit? So, kapag merong bagyong signal number 2, bawal sila kumalaon or bawal sila ano? Bawal sila pumunta na dagat. Kasi ano mangyayari sa kanila? Malulunod sila. Okay, gusto niyo ba 'yon? Hindi. Hindi. Baka pag nalunod ka, ano mangyayari sa iyo? Mamatay. Gusto niyo ba 'yon? Hindi. Hindi. Diba? So, kapag may bagyo, huwag na kayong maligo sa dagat. Kasi merong bagyo. Yan. So, there will also be precautionary measures for sea and air transportation. So, sinasabi rito na kapag merong bagyo, wala nang biyahe. No? Sa dagat man, o kung pupunta kayo ng Manila, bawal kayong bumiyahe kasi merong bagyong signal number 2. Kasi malakas na hangin. Malakas na ang hangin. Okay, so, alam niyo na ba? Gets niyo na ba? Ang signal number 1 at signal number 2. Okay. Gets niyo na? Okay. So, makikinig pa ba ang lahat? Yes. Yes. So, proceed na lang tayo sa signal number 3. Signal number 3. Okay. Signal number 3. Yan. So, signal number 3. Okay. So, sino gusto magbasa? Ako na lang. Ako lang magbasa. So, the impact of the wind may cause a large number of big trees to be destroyed or uprooted. Ano yung mga big trees? Maliliit bang puno or malalaki? Malalaki. Malalaki, di ba kasi? Big. Big trees. Di ba? Ako, big ako hindi? Big. Big, di ba? So, sabi rito, maraming puno ang matutumba. No? So, yung mga puno ng mangga, puno ng saging, puno ng ano ba? Ano ba? Puri. Di ba? Maraming puno malalaki ang pwedeng matumba. Oh, puno ng puri. Diba? Puno ng kainito. Diba? Pwede siyang matumba kapag may signal number? 3. 3 bagyo. No? So, gusto niyo ba yun? Hindi. Hindi, diba? Kasi wala na tayong makukuha na ng puno na mangga. So, sabi rito, 100 to 85 kph winds may be expected in at least 18 hours. Diba? So, before yung bagyo, malakas na yung hangin. So, tingnan natin dito naman. Okay? Kapag ginawa natin ng example yung electric fan, tingnan natin kung gaano malakas. Diba? Lumilipat na yung mga papel nyo. Malakas na hindi? Malakas! Diba mas malakas siya kaysa number 1 at number 2? Diba? Sobrang malakas. Yan. At sinasabi rito na majority of light material houses may also be destroyed and damaged may be seen in those with light to medium construction. So, ibig sabihin rito kapag may bahay kayong gawa sa kahoy, maaaring masira sila. Diba? Kasi gawa siya sa light materials. No? Diba? So, sinasabi rin dito na there will be also disruption in electrical power and communication services. So, kapag may signal number 3 na bagyo, ibig sabihin mag-brown out, no? Dito sa atin palaging brown out. Diba? Diba? Agree, diba? So, kapag may bagyo, expect na kayo na mayroong brown out. At hindi kayo makakatawag sa mga kamag-anak nyo na nasa ibang lugar kasi walang signal. Diba? O, diba? Nay, asan ka na? Hindi mo siya matatawagan kasi the number you have dialed ay hindi pala, wala pala signal. Diba? So, sabi rito, kapag may signal number 3 na raw, dapat pumunta na kayo sa mga lugar na matitibay. So, para, di ba kapag ang iba nag-evacuate? Sino dito nakatry mag-evacuate? Kayo nakatry na kayo mag-evacuate, di ba? Kasi kapag may bagyo, kailangan talaga na mag-evacuate. Kasi anong mangyayari sa inyo? Anong mangyayari? Di ba? So, mapapahama kayo kapag merong signal number 3 at yung bahay nyo hindi masyadong natibay. Okay. So, sabi rito, wala rin biyahe sa dagat at sa taas. So, sino dito yung nakakita ng aeroplano? Yan. Lahat naman tayo nakakita na ng aeroplano. So, ibig sabihin, sabi rito, kapag may signal number 3, wala nang biyahe ang aeroplano at yung mga? Barko. Kasi ano mangyayari sa barko? Una? Malulunod.
Malulupo. Yung mga aeroplano, ano mangyayari sa kanila? Mababagsak, di ba? So kapag napagsakan ka ng aeroplano, ano mangyayari sa iyo? Mamamatay. O di ba, gusto niyo ba 'yon? Hindi. Hindi, diba? So kaya, kayong mga bata, kapag may bagyo, huwag kayong lalabas na bahay. Para hindi kayo mamamatay. Mapahama, matay agad, di ba? Ganun, matay agad, di ba pwedeng, ano muna, malaglagan muna na. Kasi, ganito, kapag may bagyo, maaari malaglagan kayo ng poste, mga puno, di ba? So, huwag ganun, huwag kayong lalabas ng bahay para hindi kayo mapahama. Manood na lang kayo ng TV. Ay, hindi pala, brown out pala, ano? Brown out pala. Magbasa na lang kayo, magbasa na lang kayo ng libro. Di ba? Diba? So, next naman ay dito sa last. Yay! Last na! So, ang pang-last ay signal number, walaan nyo? Signal number 4! Signal number? 4! Gagaling talaga! So, signal number? 4. Okay. Wow! So, sa signal number 4, ako lang magbabasa, okay? So, a very intense typhoon will affect the locality as winds of more than 185. So, ibig sabihin, mas malakas to kaysa sa signal number? 3. 3, ba? Kung tinignan natin dito sa electric fan, di ba, walang signal number 4. Imagine nyo na lang kung gaano kalakas yung signal number 3. Di ba? Mas malakas pa rito ang signal number? 4. Signal number 4, di ba? Maaari ka nang lumipad. Kapag signal number 4 na, oo. Kung signal number 3, papel pa lang ang nililipad. Pag signal number 4, ikaw na ang nililipad. Parang ka ng ano, fly high butterfly. Yun. So, plantations may suffer extensive damage and severe losses. So, yung mga buildings, maaari ko lang silang matumba. Diba? Kapag may bagyo, alam nyo ba, maraming naapektuhan. Pwede kang lipadin na Hangin. Gusto nyo ba yun? Hindi. Gusto nyo lipad ng hangin para makapfly-fly. Diba? So, sabi pa rito, buildings and electronic are all, and also communication service may be severely damaged. So, ibig sabihin, hindi ka talaga makakatawag kasi wala na signal at brown out pa. Dito sa Masbate, kahit nga hindi bagyo, palagi? Brown out! So, ano nyo na yun? Intindihin nyo na yung masel ko. Okay? So, sabi rito, all covers and outdoors activities are all canceled. So, ibig sabihin, kayong mga bata, kapag may gagawin kayo sa school, wala na kayong, hindi na dapat kayo pumunta sa school kasi may merong signal number for kapoy na bagyo. Gusto nyo ba yun kapag may, kapag nagbabagyo na, pupunta pa kayo ng school? Hindi. Hindi na, di ba? Kasi bakalik pa rin na kayo sa Luzon, no? maaari kayong masyak kasi wala na pala ako sa Masbate. Nasa Luzon na pala. Okay. So, sabi dito, places warned with signal number 4 are very likely to be hit by the eye of the typhoon. So, ibig sabihin, for example, dito sa Masbate, sinabi ng sa Pag-asa na yung Masbate, signal number 4 na. No? Kapag sinabi na signal number 4 yung Masbate, ang tawag sa atin ay eye of the tiger. Tiger? Eye of the typhoon. Very good. So, ibig sabihin, need nyo na mag-evacuate. Kasi ano mangyayari sa'yo kapag hindi ka nag-evacuate? Mapapahama. Kayo. Okay lang na masira ang inyong bahay, basta huwag lang kayo. Mapahama. Mapahama. Diba? Mas importante ba yung bahay nyo kasi sa inyo? Hindi. Hindi, diba? So, kayong mga bata, huwag na kayong lalabas kapag meron na signal number 4 na bagyo. Kasi, maaaring may posteng matutumba, may mga punong matutumba. So, gusto nyo ba yun? Iba. Kasi yung iba, kapag may bagyo, tapos may natumbang puno, pupunta sila doon, tapos kukunin yung mga bunga. Di ba? So, mas importante pa ba yung bunga kaysa sa buhay ninyo? Hindi. Hindi na. So, anong gagawin ninyo kapag may signal number 4 na bagyo? Lalabas! What? Lalabas! Ano ba? Evacuate. Ano ba? Magbasa na lang kayo na? Libro. Oh, yan. Okay. So, tapos na tayo dito sa forewarning typhoon signals. So, darapo naman tayo sa suspension guidelines. Okay. So, ang suspension guidelines ay ito. Signal number 1.
Number one, no classes in kindergarten.
tides you divide, di ba? Nababasa. So, now that you already know about the typhoon signals, let us have this activity. So, sino dito yung excited bang sagutan yung mga activity natin? Tapos ang kapit. Yan ang gusto ko sa inyo. Okay, so, ito yung activity natin. So, may papel kayo at? Papel. Sige. Prepare nyo na yan. At explain ko sa inyo. Nababasa nyo ba? Okay, so, huwag nyo lang kumpiyahin yung mga tanong. Sagot na lang ang ilalagay nyo dito sa inyong papel. So, explain ko muna, sabi rito, identify what typhoon signal is detected in each situation. So, ibig sabihin, sabi rito, for example, number one, very strong winds of more than 185. So, ano dito yung sagot? Signal number one, signal number two, signal number three, or signal number four. Ilalagay nyo dyan sa inyong papel. So, ang isusulat nyo lang, either signal number one, signal number two, signal number three, or signal number four. Okay na, gets nyo na. Opo, one to ten. Okay na. Opo. Lagyan nyo ng pangalan, syempre, para ma-identify kung sino yan. Okay na. So, bibigyan ko lamang kayo ng mga 5 minutes. Okay. Sige na, sagutan nyo na. At tatanungin ko kayo mamaya kung tapos na ba kayo or hindi ba. Basahin nyo ng mabuti ha. Answer na lang po. Yan. Number na lang. Yan. Sulat mo lang bibig. Kahit huwag nyo lang lagyan ng signal, number na lang yung ilagay niyo. Oh, okay, sige. Last 2 minutes. Natapos na si Divine. Nakikita mo yung papel niya. Thank you.
hand copy your assignment. Okay, para masabay kong i-check yan. Copy nyo to sa inyong papel. Diyan na mismo sa baba para ma-check ko. Ito. Yan, diyan na lang sa baba. Opo. Ito lang. Kunin ko muna yung ball pen ko. So, okay na yan. So, if you're finished, pass your notebook. Okay na yan. Okay, so pack your things and please stand up. So, let us pray. Okay. So, Lord, we thank you for this day. Thank you for this life of these children. In Jesus' name, amen. So, goodbye, class. Goodbye, teacher.